So, good afternoon, ma'am and classmate. My name is Clisa Salazar. So, I am the second reporter from this group. And today, we're going to discuss the Republic Act number 1425, commonly known as Rizal Law. So, Rizal Law was authored by Senator Claro M. Recto and late President Jose P. Laurel, and it was signed into a law by President Ramon Magsaysay on June 12, 1956. So, ano nga ba ang meron sa Rizal Law? It gave rise to the implementation of the Rizal subject as a requirement to all courses in tertiary education. So, meaning to say, lahat ng courses sa college ay kailangang may Rizal subject and kailangang i-take up ng bawat student yung subject na ito. So, ang tanong, gagraduate ba tayo kahit hindi natin kunin itong subject na ito? So, the answer is no, because it is mandated by the law, and according to this law, whether private or public schools, universities, and colleges are mandated to have this subject to all courses. It was approved on June 12, 1956, exactly Independence Day. So there is a law and or a Republic Act na kailangan sundin ng bawat school, university, and colleges na sa pag-aaral ng life and work of Rizal, wherein hindi lang pala basta-basta inilagay itong subject na ito sa curriculum na mayroon tayo ngayon, dahil dumaan pala ito sa masusing proseso na na-consider pa as one of the most controversial bill in the Philippine Congress. So, Rizal Law was approved on June 12, 1956, exactly Independence Day. So, it is more than 60 years simula nang naipasa itong batas na ito. So, ibig sabihin, matagal nang mayroon na subject na Rizal sa lahat ng courses sa college. So, just to give you a summary nung na-discuss ni Sir Caballero kanina, Rizal Bill is considered as one of the most controversial bills in the Philippines before nung hindi pa siya naipapasa as batas or law. So, bakit siya kinukonsider as one of the most controversial bills in the Philippines? Dahil dito napapasok yung Catholic Church. Indirectly na-involve ang Catholic Church sa pagpasa ng Rizal Law, and aside sa Catholic Church, meron ding mga tao na against sa pagpasa ng Rizal Law. So, ano nga ba ang point ng Catholic Church dito kung bakit against sa pagpasa ng Rizal Law? According to the Catholic Church, it might destroy their Catholic dogmas or yung kanilang prinsipyo at paniniwala. Because according to the Republic Act number 1425, or Rizal Law, aside from studying the life and works of Rizal, it is compulsory for the students to read the unexpurgated literary works of Rizal. When we say unexpurgated, ito yung walang putol o walang edit na original copies ng literary works ni Dr. Jose Rizal, especially yung Noli Metangere and El Filibusterismo. And ito yung kinakatakutan ng church na mabasa ng students o yung mga estudyante yung kanyang nobela, which is yung Noli and El Fili. Kasi I know naman na familiar na tayo sa mga nobelang ito dahil napag-aralan na natin ito during our high school days. So, kung babalikan natin yung kwento ng Noli at El Fili, dito binatikos ni Rizal yung Spanish official, yung mga government officials, at the same time, yung mga Spanish friars or priests. So, dito niya isiniwalat yung mga oppression na ginagawa ng mga Spanish friars, mga injustices nila, at yung mga pang-aabuso na ginagawa nila sa mga Indio or sa mga Pilipino noon na ating mga ninuno. And just to give you one of the wrongdoings of the Spanish friars, way back then is, ito yung pagbebenta ng indulhensya
or yung selling of indulgences. So, anong meron dito? Nagbebenta yung mga Spanish friars na mga indulhensya na kung saan kumokolekta sila ng mga pera sa mga Indio o mga native, and according to them, kapag nagbayad ito sa kanila, kapag namatay itong mga taong ito, mapupunta yung kanilang kaluluwa sa kalangitan, where in fact, hindi naman ito totoo. So, isa lamang ito sa mga binatikos ni Rizal sa kanyang mga nobela, and marami pang ibang kalapastanganan na ginawa ang mga Spanish friars noon sa mga Pilipino. So, this is the reason why ayaw ng Catholic Church na ipasa yung Rizal Bill or the Senate Bill 438, and na eventually naging Rizal Law under the Republic Act number 1425. So, according sa Catholic Church, kapag nabasa ito ng mga estudyante, maaaring magbago yung kanilang tingin at pananampalataya sa Catholic Church, and ma-violate nito yung freedom of religion. So hindi talaga naging madali ang pagpasa ng Rizal Law. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon, nagkaroon ng iba't ibang debate, nagkaroon din ng iba't ibang deliberation, na dumating pa sa point na nananakot ang Catholic priest o yung mga nagmamay-ari ng mga Catholic schools dito sa Pilipinas. According to them, if ever na ipapasa ang Rizal Law, isasara nila yung kanilang mga Catholic schools. But according to Senator Claro M. Recto, kung mangyayari man ito, magiging nationalized yung mga school. So, ibig sabihin, ang state na o ang gobyerno na ang kokontrol at mamamahala sa mga schools na ito. Dumating din sa point na yung mga legislators na nasa Congress na again sa pagpasa ng Rizal Law ay nanakot din dun sa mga ibang legislators na gustong maipasa yung Rizal Law. So, according to them, hindi na nila ibibigay yung suporta nila sa susunod na elections doon sa mga taong gustong maipasa or pro doon sa Rizal Law. And the worst thing about this bill is nagkaroon ng physical fight sa Congress. So, nagkaroon ng suntukan between the Cebu representative and the Pampangas representative. So, hindi talaga naging madali ang pagsasabatas sa Rizal Law. Due to the apparently never-ending debate on the Rizal Bill, approved amendments were formulated through ideas of the three senators. So, ito yung naging solusyon nila para matapos na yung debate nila sa pagsasabatas ng Rizal Bill. So, Senator Laurel created amendment to the original bill in which other than nolime tangere and el filibusterismo, works written by Rizal and works written by others about Rizal would be included, and reading of the unexpurgated revision of the two novels would no longer be compulsory to elementary and secondary levels but would be strictly observed to college level. So meaning to say, hindi na compulsory yung pagbasa ng unexpurgated novels ni Rizal sa elementary and secondary level, but it will be strictly observed or required ito during the college level. So, Senator Lim suggested the exemption to those students who feel the reading Rizal novels would negatively affect his or her faith, while Senator Primicias promulgates the rules and regulations in getting an exemption only from reading the two novels through written statement or affidavit and not from taking the Rizal course. So, ibig sabihin, magkakaroon ng exemption sa mga estudyante na basahin yung unexpurgated version ng two novels ni Rizal, Danoli and Elfili, but hindi sila exempted dun sa subject. So, kailangan rin nila itong kunin at pag-aralan yung Rizal subject para makagraduate sila sa college because it is mandated by the law.
but pwede silang maging exempted sa pagbasa ng two novels through written statement or affidavit. But according to historian Ambet Ocampo, no students ever avail this exemption. So wala pang estudyante na gumawa ng written statement or affidavit about this exemption sa pagbasa ng two novels ni Dr. Jose Rizal. So after the revised amendment, the bill was finally signed into the law as Republic Act Number 1425 by President Ramon Magsaysay on June 12, 1956. So that is the brief history of Rizal Law or sa pagsasabatas ng Rizal Law. So now let's move on to the important points of this Republic Act Number 1425, or these are the whereas to vision ng batas na ito. From the policy statement of the Rizal Law enacted in 1956, it is evident that in teaching on the life, works, and writings of our national heroes needs to accomplish the following objectives. So first, whereas today more than any other period of our history, there is a need for a rededication to the ideals of freedom and nationalism for which our heroes live and died. So, sinasabi sa batas na ito na kailangang muli ialay ang sarili sa ideals ng kalayaan at nationalism for which our heroes live and died. So, ito yung para in-establish itong Rizal Law na to para magsilbing inspirasyon at bumalik sa alaala ng mga kabataang Pilipino ngayon kung ano yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani noon. So, sa diwa, hindi lamang pala si Rizal ang pinapahalagahan ng subject na ito, kundi ito ay subject or kurso ng mga bayani and kurso ukol sa kabayanihan na ginawa nila para sa ating bansa. So, the second one is, whereas it is meet that in honoring them, particularly the national hero and patriot, Jose Rizal, we remember with special fondness and devotion their lives and works that have shaped the national character. So, para daw mabigyan ng tribute o parangal si Dr. Jose Rizal at yung mga iba pang mga bayani natin sa ginawa nila sa ating bansa. So, the third one is, whereas the life, works, and writing of Jose Rizal, particularly his novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo, are constant and inspiring source of patriotism with which the minds of the youth, especially during their formative and decisive years in school, should be suffused. Bakit ba malaking bagay sa mga pangunahing may akda ng batas na sina Senator Claro M. Recto at dating Pangulong Jose P. Laurel ang pagsulong ng nasyonalismo at patriotismo sa pamamagitan ni Rizal? Ito ay dahil noong 1956, itong panahon na tila ang kultura at politika natin ay nakagapos sa interes ng Estados Unidos ng Amerika, kahit na pinalayan na nila tayo noong 1946. So, nasa 10 taon na tayong malaya nito. Pero, nagiging brown American Asian na tayo at baka mawala na ang pagka-Pilipino natin kung magpapatuloy pa ito. Kaya, ito yung nais o layunin sana ng pangatlong whereas to vision ng Rizal Law na sana itong subject na ito ay magsilbing inspirasyon or source of patriotism ng mga kabataan ngayon at sa mga dadating pang mga henerasyon. Kasi alam naman natin na lumaban si Rizal gamit ang kanyang mga isinulat or kanyang mga akta, pero ang hindi alam ng mga karamihan sa mga Pilipino kung ano ba ang kanyang mga isinulat or ano pa yung iba niyang isinulat at paano niya ginamit ito upang isiwalat ang mga maling pamamalakad ng mga dayuhan na eventually itong mga akda niyang ito is nakatulong sa atin upang makalaya sa mula sa pananakop ng mga dayuhan. So, ito yung layunin nung pangatlong whereas to vision ng Republic Act 1425. So, pang-apat, whereas all
educational institutions are under the supervision of and subject to regulation by the state, and all schools are enjoined to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and to teach the duties of citizenship now, therefore. So, ito yung whereas to vision or mga important points ng Republic Act number 1425. So, ngayon, dadako naman tayo sa provision ng Rizal Law, or ito yung mga section under the Rizal Law. Section 1, Courses on the Life, Works, and Writings of Jose Rizal, particularly his novel Noli Me Tangere and El Filibusterismo, shall be included in the curricula of all school, colleges, and universities, public or private, provided that in the collegiate courses, the original or unexpurgated edition of the Noli Me Tangere and El Filibusterismo or their English translation shall be used as basic text. So, sa section 1, hindi lang daw about sa life and work of Rizal ang pag-aaralan, but also his work, especially his two novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Way back in our high school years, napag-aralan na natin nito and familiar na tayo dito. But ngayon, in this subject, pag-aaralin din natin siya, but in-depth or mas malalim na pagkaka-explain. So, that is the section 1. Section 2, it shall be obligatory on all school, colleges, and universities to keep in their libraries an adequate numbers of copies of the original and unexpurgated edition of the Noli Me Tangere and El Filibusterismo, as well as the Rizal's other works and biography. The said unexpurgated edition of the Noli Me Tangere and El Filibusterismo, or their translation in English as well as others, writings of Rizal shall be included in the list of approved books for required reading in all public or private schools, colleges, and universities. So, when we say unexpurgated, nasabi na natin kanina, ibig sabihin nito yung not edited or walang putol na version ng mga original versions ng novels ni Jose Rizal at iba pa niyang mga gawa or akda. So, section 2 talks about the copy in the library of all schools, colleges, and university. Dapat may sapat na copy yung library ng bawat school, colleges, and universities na mapapublic man yan or private. So, section 3, the Board of National Education shall cause the translation of the Noli Me Tangere and El Filibusterismo, as well as other writings of Jose Rizal in English, Tagalog, and the principal Philippines dialects, cause them to be printed in cheap, popular edition, and cause them to be distributed free of charge to person desiring to read them through the PROC organizations and barrio council throughout the country. Now, sa section 3, ang sinasabi dito ay ang translation ng Noli at El Fili. At etong dalawang nobelang ito ay originally written in Spanish language. However, meron naman tayong Filipino and English translated version na approved na ng Philippine government. And take note, na-highlight din dito yung principal Philippine dialect. So, hindi lang naman pang Tagalog language. So, we have different dialects sa Pilipinas. So, kailangan mayroon ding translation na pang iba't ibang dialekto sa Pilipinas. So, for example, dapat mayroon ding pang Bisaya, Ilonggo, Ilocano, at kung ano-ano pa. So, ang Board of National Education ang may responsibility ng pag-translate ng mga nobelang ito and other works of Rizal. So, let's move on section 4. Nothing in this act shall be construed as amendment or repealing section 927 of the Administrative Code prohibiting the discussion of religious doctrines by public school teachers and other persons engaged in any public schools. So, sa section 4, there should be no amendment that should be created o walang pwedeng mag-override ng batas na ito. So, ang tanging makakapag-amend lang ng batas na ito ay ang Philippine government at wala ng iba. So, wala ng changes na pwedeng baguhin
unless Philippine government na ang mismong gagawa. So next natin ang section 5. The sum of the 300,000 pesos is hereby authorized to be appropriated out of any fund not otherwise appropriated in the National Treasury to carry out the purposes of this act. So sa section 5, so ang point lang ng section 5 is it talks about the budget na gagamitin sa act na ito. So lastly, the section 6, this act shall take effect upon its approval. So, noong June 12, 1956, naaprubahan ng Rizal Law, wherein June 12, that's exactly Independence Day also. So, doon na po nagtatapos ang aking report patungkol sa Republic Act number 1425, commonly known as the Rizal Law. So, I hope na may natutunan po kayo at maraming salamat po sa pakikinig. Stay safe and God bless you po.